Mga Cubs, kamusta? Sa ating pagtawa, siguro ay meron tayong nakita o naalala, lalo na kung ito'y mga alaala ng dati nating mga kababatang tropa. Pero bago ang lahat na yan, ay panuurin muna natin ang panawagan ni Yorme at sa kinalakal na pison. Mayor, anong mensahe ninyo sa putol-putol na ito? Sa mga kabubukas pala sa Facebook. Ayan ang mangyayari sa inyo. Obstruction. Ang obstruction, tatlong bagay ang ginagamit. Martilyo, maso, o ngayon, acetylene. Sa amin, nakikisuyo kami na kung pwede, hindi ko mo tayo may kaya sa buhay o kaya na natin abusuin yung batas. Sana naman po ito ay maging takdang aral. O, lalo yan sa mga truck na iniiwan yung truck nila sa kalye. Ito po, ganyan po mangyayari sa mga truck ninyo. Wala po kami sisinuhin sapagkat kung ang pagdidisiplina ang ipatutupad, dapat ang pagdidisiplina walang kinikilingan. Mahirap, middle class, mayaman, dapat makiisa sa pagsasaayos sa kapakinabangan ng higit na nakakarami sa ating mga Mayor, may patakaran kayo na iparahol yung mga ganito. Kasi ano yun? Ito, para ini-encourage ba natin yung mga kababayan? Ito kasi iniwan nila sa kalye. Ito pang ang kalye para sa lahat. Iniwan nila. Kanila na yan. Donation niya sa taong bayan. Ngayon, ito pison. Pag nabuhat nyo, inyo na. Ayan, 4 kilo. Maganda to, solid. Pero kung kayang buhatin yun. Meron pang pundido yan. May tanso. May bakal, kompleto yan. At habang nasa lansangan na naman itong si Yorme, ay naalala at nakita nga niyang muli ang dati niyang kababatang tropa sa pamamasura. At dito rin natin malalaman ang dating palayaw bago pa siya sumikat at nakilala sa pangalan na Isko at Yorme. Kaano-ano niyo si Mayor? Kababata. Kababata, so kasama niyo siya lumaki dito? Oo, sa pamamasura. Sa pamamasura. Anong ginagawa niyo nung bata-bata pa kayo? Bali, nagagawa kami ng basura sa Divisoria. Ngayon, pinatawag kayo ni Yorme? Hindi naman, parang pinasyalan namin, nakita namin siya. Tapos lumapit kayo? Oo. Nakilala niya kayo? Oo. Ano sabi niya? Lapit kami, baka kumuha ng kalakala. Sabi niya, kunin niya? Oo. Anong pangalan niyo? Anot. Anot. So, kilala niya kayo asal. Anong tawag niyo sa kanya dati? Iskat. Iskat. Bakit Iskat? Ayun ang palayaw niya eh. Ayun ang talaga ang palayaw niya. So dati dito kayo namamasura? Sa wilaya Recto. Wilaya Recto? Oo. So ngayon, anong gagawin nyo ngayon dyan sa mga nakuha nyong bakal? Di bibenta na. Magkano kaya iabutin yan? Hindi ko lang alam, magkano yan. Marami yan eh. Sabi nga, mukhang nanalo kayo sa raffle ngayon. Raffle nga yan, lahat ata yan, amin eh. So ang ginawa ni Mayor dyan kanina, nung pinatawag kayo, ilan pa kayo nandito mga kapagkababata? Ay, tatlo. Tatlo kayo? Dalawang kapabata. Anong masasabi nyo ngayon kay Mayor na Mayor na siya, kasama nyo lang siya dati na mamasura? Maganda naman. Maganda yung mga lakad niya. Nakakalimot ba si Mayor o naala? Hindi naman nakakalimot eh. Tanda pa rin kayo? Tanda pa rin kami. Kanina, nung nakita kayo na kinausap ka, anong pakiramdam na nag... Gumanda yung loob ko. Kasi nakita ko si Mayor yung kapabata na. Dati pa ba na nababalik-balikan niya kayo dito? Oo, binabalikan kami. Kahit nung artista na siya? Oo. Talagang hindi nabago yung ganito na ginagawa niya? Hindi talaga nabago. Walang pagbabago. Okay, mensahe na lang kay Mayor. Mayor, sana huwag kang magbabago. Mayor, ba yun? Parang tropang usapan na. Scott, huwag sa magbabago sa pag-ano mo sa pag-ano ng Maynila. Yung mga basura sa Sidol, baka gusto yung... Baka makuha yun lahat eh. Sige, salamat sir. Anot. Salamat. Kay... At isa lang ang masasabi ko sa muling pagtatagpo ng dating magtropa. Uwian na, may nanalo na. Panalong-panalo si Tropang Anot sa kalakal na mabibinta niya. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo at mabuhay ng masaya. Adios.